こんにちは、みなさん。お元気ですか? Welcome sa aking channel, mga kababayan. Halina at maghihunggo tayo. Sa leksyong ito, ating pag-aralan paano ipapahiwatig ang pagbigay at pagtanggap ng actions gamit bilang auxiliary verbs ang verbs na ageru, kureru, yaru, at morau. Yoroshii desu ka? Hajime mashou! Sa nakarang leksyon, 68, ating natutunan paano ipapahiwatig ang pagbigay at pagtanggap ng mga bagay sa Nihongo. Ang Nihongo ay may tatlong verbs na ibig sabihin magbibigay, ang ageru, yaru, at kureru. At isa lang ang verb na ibig sabihin ay tatanggap, ang verb na morau. Ang paggamit ng mga verbs na ito ay sumasalamin sa kulturang Hapon kung saan palagi nilang iniisip ang konsepto ng uchi, o ako at ang aking mga katropa o kagrupo, at soto o yung mga taong nasa labas ng aking tropa o grupo. Ngayon, ang mga verbs na ito ay pwede rin gamitin bilang auxiliary verbs na kinokonekta sa te-form ng ibang mga verbs upang magpapahiwatig ng pagbibigay at pagtatanggap ng action. Sa puntong ito, dapat alam mo na paano pormahin ang te-form ng mga verbs. Kung hindi pa, pwede mong reviewin ang basic verb conjugation sa leksyon 26 hanggang 30. Kaya mula te-form ng isang verb, pwede tayong pumorma ng te-ageru. Ibibigay ko sa iyo ang action. Te-yaru. Ibibigay ko sa iyo ang action at mas mataas ang ranggo ko kaysa sa iyo. Te-kureru. Ibibigay mo ang action sa akin o sa aking mga katropa. At te morau, tatanggapin ko ang action. Ang konsepto ng pagbibigay at pagtatanggap ay pareho lang sa nilalarawan natin sa nakaraang leksyong 68. Kaya lang ang ating binibigay at tinatanggap ngayon ay hindi na mga bagay kundi mga actions. Reviewin natin ang mga ito isa-isa. Ang konsepto ng pagbibigay at pagtatanggap sa Nihongo ay nakatali sa kultura nilang uchi at soto. Uchi o nasa loob at soto o nasa labas. Ang uchi ay nagsisimula sa aking sarili at ang relasyon ko sa iyo na nasa labas na. At kasama ng mga nasa labas ay ang relasyon ko rin sa mga ibang tao. Andyan din yung relasyon mo at sa ibang tao at mga relasyon sa pagitan ng ibang tao. Ngayon sa kulturang Hapon, ang konsepto ng sarili ay lumalawak din upang sumasapi ng aking mga katropa kagaya ng aking pamilya, mga kaibigan, mga under sa trabaho, kasamahan sa trabaho, at iba pa mga tao na malapit ng aking kalooban. Kaya pag ang katropa ko ay binigyan ng bagay o action, parang ako na rin yung binigyan. Kaya bawat social situation, tinatantya agad nila kung ano ang relasyon ng mga tao. Sino ang katropa? Sino ang tagalabas? At ang resulta ng pagtatantya na yon, kung ano ang nasa kalooban nila ay nabubunyag sa mga verb conjugations na kanilang gagamitin sa konbersasyon. Halimbawa, ang te ageru, pwede itong ibibigay ko ang action sa iyo, sa kanya, o ibibigay mo ang action sa kanya, at ibibigay niya ang action sa kanya. Pareho lang ang te yaru, pero ang kaibahan ay pinapaliwanag ng nagsasalita na ako ay may mataas na ranggo kesa sa iyo o sa kanila. Kaya sa paggamit pa lang ng verb, halata na ang social hierarchy sa lipunan. Ang te kureru ay ibibigay mo ang action sa akin o sa aking katropa. Pwede rin siya ay magbibigay sa akin ng action o sa aking katropa. At pwede rin na siya ay magbibigay ng action sa iyo at sa iyong katropa. Ang te morau naman ay ako o katropa ko ay tatanggap ng action mula sa iyo o mula sa kanila. Pwede ring ikaw ay tatanggap ng action mula sa kanya. Ang te morau ay hindi pwedeng gamitin sa pagpapahiwatig ng tatanggap mula sa akin o sa katropa ko. Para sa mga ganito, babalik ta rin ang sentence, ako o katropa ko ay magbibigay ng action. Gamitin na ang te ageru o te yaru. Ang rason dito ay kapag morau, dapat ang tumatanggap ay ako o katropa ko. Parang bastos na sasabihin mong,
ikaw o siya ay tatanggap mula sa akin o sa aking katropa para kang nagyayabang. At alam mo na ang kulturang Hapon, very humble sila. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo simula sa Te Agiru na sumasaklaw ng lahat ng posibilidad sa pagbibigay, puwera lang ang pagbibigay sa akin at pagbibigay sa iyo. Nagagamitan ng Te Kureru. Tandaan na ang Agiru ay isang rule-dropping verb. Pwede mong rebihin ang basic verb conjugation ng mga rule-dropping verbs sa leksyon 26. Ang ehemplong ito ay first to second person. Ako magbibigay sa iyo. Ang ating sentence, tuturuan kita ng Ingles. Bale, ibibigay ko sa iyo ang action ng pagtuturo ng Ingles. Sa Nihongo, ego o siete agemas. Ego o siete agemas. Di na kailangan sabihin ang ako o watashi wa watashi ga dahil default yan. At di na rin kailangan sabihin ang kita o anata ni dahil obvious naman na ang tatanggap ng action ng pagtuturo ay yung kinakausap ko. Built-in na sa o siete agemas kung sino ang magbibigay at sino ang tatanggap ng action ng pagtuturo. Magtuturo ng ano? Ingles o ego. Ngayon, paalala lang. Kung ang bibigyan mo ng action ng pagtuturo ay mas mataas pa ang ranggo kesa sa'yo, hindi karapat-dapat ang o siete agemas. Dahil naipapalabas mo na parang desperado yung kausap mo na tuturuan mo siya ng Ingles at mababastos sila. Sa sitwasyong ganito, ang polite na sasabihin ay ego o siemasyoka. Ego o siemasyoka. Imbitasyon na pagkasabi. Tuturuan ba kita ng Ingles? Ngayon, may choice na yung tao kung mag-oo siya o hindi. Pwede mong rebihin ang masyo conjugation at paano gumawa ng mga imbitasyon sa leksyon 34. Ang susunod na ehemplo ay first to third person o ako magbibigay sa ibang tao. Ang sentence, pinahiram ko ang aking kaibigan ng pera. Binigyan ko ng action na nagpahiram ng pera ang aking kaibigan. Sa Nihongo, tomodachi ni okane o kashite agemashita. Tomodachi ni okane o kashite agemashita. Kashite agemashita, binigyan ng action na magpahiram ng ano? Pera o okane o. Kanino? Sa kaibigan ko o tomodachi ni. Tomodachi ni okane o kashite agemashita. Pinahiram ko ng pera ang aking kaibigan. Ang ehemplong ito ay second to third person. Ikaw magbibigay sa kanya. Ngayon naman, simulan natin sa Nihongo at subukan mong isalin sa Tagalog. Ang sentence, kanojo ni sisenjo o kaite agete kudasai. Kanojo ni sisenjo o kaite agete kudasai. Meron tayong kudasai sa katapusan, kaya alam natin ang sentence na ito ay isang pakiusap at tinalakay natin ang te kudasai conjugation sa leksyon 39. Tapos meron tayong kaite agete na ibig sabihin ibibigay ang action ng pagsulat. Pagsulat ng ano? Suisenjowo o recommendation letter. Para kanino? Para sa kanya, kanojo ni. Kaya ang sentence sa Tagalog, pakibigay mo sa kanya ang action na sumulat ng recommendation letter. Sa ibang pagkasabi, pakisulatan mo nga siya ng recommendation letter. Kaya itong mga te ageru, te yaru, te kureru at te morau ay nakoconjugate din sa mga iba't ibang modalities na atin ang natutunan. Ang ehemplong ito ay third person to third person. Siya ay magbibigay sa kanya. Ang sentence, Hayashi san ga John kun ni chizu o setsumei shite agemasu. Hayashi san ga John kun ni chizu o setsumei shite agemasu. Ibig sabihin ng setsumei suru ay mag-explica at ang setsumei shite agemasu ay magbibigay ng action ng mag-explica. Sino ang mag-i-explica? Si Hayashi san o Hayashi san ga. Ano ang i-i-explica? Ang mapa o chizu o. Kanino i-explica? Kay John o John kun ni. Kaya tutukan mabuti ang mga particles para malalaman mo kung sinong gumawa ng action para kanino at ano ang ginawa.
Ang literal na salin ay, si Mr. Hayashi ay magbibigay kay John ng action ng pag-iexplika ng mapa. Ngayon, bakit gagamit pa ng setsume shite agemas? Imbes na masimpleng setsume shimas, di ba pareho lang yan? Pag sinabi mong setsume shite agemas, ang nuance dyan ay katropa mo si Mr. Hayashi. At si Mr. Hayashi ay magbibigay ng benepisyo kay John na tagalabas ng grupo nyo. Mas polite ito pakinggan. Halimbawa kung si John ay customer mo. Ang customer ay tinatratong Diyos sa Japan, kaya setsume shite agemas para kay John. Ang salin sa Tagalog, si Mr. Hayashi ay mag-i-explica ng mapa kay John. Ngayon naman, tignan natin ang teyaru na pareho ang mga gamit sa teageru, pero pag teyaru, ang nagbibigay ng action o yung nagsasabi ay may mas mataas na rango kesa sinasabihan o binibigyan. Palagi mong maririnig ang teyaru na ginagamit sa mga kapamilya, yung mga magulang sa kanilang mga anak, sa mga matatalik na kaibigan, at palagi itong sinasabi ng may mga matataas na rangko, kagaya ng boss mo. Ang yaru ay isang category 2 verb o last hiragana changing verb, at pwede mong reviewin ang basic verb conjugation nito sa leksyon 29. Unang ehemplo ay first person to second person, o ako magbibigay sa'yo, at mas mataas rango ko kesa sa'yo. Ating sentence, anata ni hiragana o oshiete yaru. Oshiete yaru, ibibigay ko sa'yo ang action ng pagtuturo. Kanino? Sa'yo o anata ni. Ngayon, dahil built-in na sa teyaru na ang tatanggap ng action ay yung kinakausap ko, di na kailangan sabihin ko ang anata ni. Pag teyaru, ang nuance dito ay mas mataas ako sa'yo. Siguro ako ay teacher na nagsasalita sa'yo na isang estudyante, o kaya ako ang magulang mo at tuturuan kita ng hiragana. Tuturuan ng ano? Hiragana wo. Ang sentence ay iiksi na lang sa hiragana wo o shite yaru. Ibibigay ko sa'yo ang action ng pagtuturo ng hiragana. O, sa madaling salita, turuan kita ng hiragana. Isa pang halintulad na ehemplo, palagi mo itong maririnig sa mga video games at manga, lalo na sa mga away-away. Koroshite yaru. Koroshite yaru. Ibig sabihin ng korosu ay papatay. Koroshite yaru, ibibigay ko sa'yo ang action ng pagpatay, o ibibigay ko sa'yo ang kamatayan. Ang paggamit ng teyaru ay may nuance na mas mataas ako kesa sa'yo, syempre kontra kita. Para itong ibibigay ko sa'yo ang action na papatayin ka, PI mo. O sa mas madaling salita, papatayin kita. Ang ehemplong ito ay first to third person. Ako magbibigay sa kanya. Ang sentence, kodomo tachi ni hiragana o oshiete yarou. Kodomo tachi ni hiragana o oshiete yarou. Ang ating verb ay oshiete yarou, at ang yarou conjugation dito ay nagsasaad ng ibigay natin. Isa itong plain form volitional conjugation at imbitasyon. Pwede mong reviewin ang imbitasyon na conjugation sa leksyon 34. Oshiete yarou, ibigay natin ang action ng pagtuturo ng ano? Hiragana wo. Kanino? Sa mga bata. Kodomo tachi ni. Siyempre, mas mataas tayo kesa sa mga bata, kaya teyaru conjugation ang ating gagamitin. Ang literal na translation ay, ibigay natin sa mga bata ang action ng pagtuturo ng hiragana. Sa madaling salita, turuan natin ang mga bata ng hiragana. Susunod na ehemplo ay second to third person, o ikaw magbibigay sa kanya. Isa itong katanungan. Ang sentence, kino, keiko-chan wo toshokan ne tsurete yarimashita ka? Kino, keiko-chan wo toshokan ne tsurete yarimashita ka? Tsurete yarimashita, binigay ang action na samahan. Sino ang gumawa ng action? Ikaw. Ngayon, di na kailangan sabihin ang anatawa dahil ito ang default sa isang katanungan na sentence. Sino ang sinamahan? Si Keiko-chan o Keiko-chan wo. Ngayon, si Keiko-chan din ang tumatanggap ng action na sinasamahan, kaya pwede rin Keiko-chan ni. Pero di na kailangan sabihin ang Keiko-chan ni dahil si Keiko-chan din ang ating direct object. Tama na ang Keiko-chan wo. Ang literal na translation sa Tagalog,
Kahapon, binigay mo ba ang action na samahan si Keiko Chang sa library? O sa madaling pagkasabi, sinamahan mo ba si Keiko Chang kahapon pumunta ng library? Ang paggamit ng teyaro dito ay nagbibigay nuance na ikaw ay may mas mataas na rango kesa kay Keiko Chang. Siguro si Keiko ay mas bata sa'yo o kaya bagong dating dito at ikaw yung host family at walang kaalam-alam si Keiko paano pumunta ng library. Ang katapusang ehemplo ng teyaro ay third person to third person o siya ay magbibigay sa kanya. Mayumi sanga neko ni omotsya o katte yatta. Mayumi sanga neko ni omotsya o katte yatta. Ang verb ay katte yatta, binigay ang action ng pagbili. Binigay ni Mayumi sa kanyang alagang pusa ang pagbili ng laruan. Sa madaling pagkasabi, binilhan ni Mayumi ng laruan ang kanyang pusa. Ang susunod na verb ay ang tekureru, na ibig sabihin ay ikaw o siya ay magbibigay sa akin o sa aking katropa. Pwede ring siya ay magbibigay sa iyo o sa iyong katropa. Ang kureru ay isang category 1 o root dropping verb. Ang ehemplong ito ay second person to first person o ikaw magbibigay sa akin. Ang sentence, doa o chotto akete kurenai? Doa o chotto akete kurenai? Hindi mo ba ibibigay sa akin ang action ng pagbukas? Magbukas ng ano? Magbukas ng pinto ng konti. Doa o chotto akeru? Sa madaling pagkasabi, di mo ba ako buksan ng pinto? Sandali. Ang susunod na ehemplo ay second person o ikaw na magbibigay sa isang third person. Pero itong third person ay katropa ko. So parang ako na rin ang binigyan mo. Ang sentence, Ashita, Keiko-chan o toshokane tsurete kurenai? Ashita, Keiko-chan o toshokane tsurete kurenai? Ngayon ang ating verb ay tsurete kurenai, na ibig sabihin, ayaw mo ba akong bigyan ng action na sasamahan? Anong action na sasamahan si Keiko-chan sa library? Ang nuance ng tsurete kurenai ay si Keiko-chan ay miyembro ng aking grupo at kung sasamahan mo siya, parang ako na rin ang binibigyan mo ng action. Literal na translation, bukas ayaw mo ba akong bigyan ng action na sasamahan si Keiko-chan sa library? Sa madaling pagkasabi, masasamahan mo ba si Keiko bukas sa library? Ang ehemplong ito ay third person o siya na magbibigay sa akin. Ang sentence, Tanaka-sanga shinjitsu o itte kurenai. Tanaka-sanga shinjitsu o itte kurenai. Ang ibig sabihin ng itte kurenai ay hindi ako bibigyan ng action na magsabi. Sino ang ayaw magbigay ng action? Si Tanaka-san. Tanaka-sanga. Anong ayaw sabihin sa akin ni Tanaka-san? Shinjitsu o ang totoo? Ang literal na salin, ayaw ibigay ni Miss Tanaka sa akin ang action na magsabi ng totoo. Sa madaling pagkasabi, ayaw sabihin ni Miss Tanaka sa akin ang totoo. Ang ehemplong ito ay third person sa second person. Siya magbibigay sa iyo ng action. Ang sentence, Sugoi na! Dare ga sono iPhone o katte kureta no? Sugoi na! Dare ga sono iPhone o katte kureta no? Katte kureta, nagbigay sa iyo ng action ng pagbili. Sino? Yan ang tinatanong natin. Dare ga? Nang ano? Nang iPhone na yan. Sono iPhone wo? Ang literal na salin, galing ah. Sino ang nagbigay sa iyo ng action na bumili ng iPhone na yan? Sa madaling pagkasabi, galing! Sinong bumili ng iPhone na yan para sa iyo? Ang ehemplong ito ay third person o siya na magbibigay sa iba pang third person. Pero ang yung third person na ito ay katropa ko. So parang ako na rin ang binigyan. Ating sentence, Rope san wa uchi no musume ni Spain go oshiete kurete imasu. Rope san wa uchi no musume ni Spain go oshiete kurete imasu. Oshiete kurete imasu. Progressive ongoing action ito. Nagbibigay sa akin ng action ng pagtuturo. Sino? Si Ropes-san. Ropes-san wa. Kanino? Uchi no musume ni. O sa anak kong babae. Ano ang tinuturo ni Miss Lopez? Espanyol o Spengo. Ang literal na salin, si Miss Lopez ay nagbibigay ng action ng pagtuturo ng Espanyol sa aking anak na babae.
Sa madaling pagkasabi, si Miss Lopez ay nagtuturo ng Espanyol sa aking anak na babae. Ngayon, titignan natin ang temoral na ibig sabihin, ako o katropa ko ay tatanggap ng action mula sa iyo o sa kanya. Ang moraw ay isang category 2 verb at ang basic verb conjugation ng mga u-ending verbs na katulad ng moraw ay pwede mong reviewin sa leksyon 29. Ngayon, di natin pwedeng gamitin ang temoraw upang magsabi ng tatanggap mula sa akin. Para sa mga ganitong sentences, balikta rin ang sentence para sasabihin mong ako o katropa ko ay magbibigay ng nanto ka nanto ka gamit ang teageru o tearu. Ang ehemplong ito ay ako ay tatanggap mula sa iyo. Ang sentence, Nimotsuo mite moraemasen ka? Nimotsuo mite moraemasen ka? Ang moraemasen ay shortcut ability na conjugation na atin ang natutunan sa leksyon 57. At ang masen ka ay conjugation ng imbitasyon na atin ding tinutukan sa leksyon 34. Mite moraemasen ka? Pwede ba akong tumanggap sa iyo ng action na titingin ka sa aking mga gamit? Sa madaling salita, pwede mo bang tignan ng sandali ang aking mga gamit? Ang ehemplong ito ay, ako ay tatanggap mula sa kanya. Ang sentence, Maria sang ni Franz go hanashite morau. Maria sang ni Franz go hanashite morau. Ang verb na hanashite morau, ako ay tatanggap ng action mula kay Maria Sang na siya ay magsasalita ng French. Ako ay tatanggap ng action na si Maria ay magsasalita ng French. Sa madaling pagkasabi, mag-French si Maria sa akin. Ang ehemplong ito ay ikaw na katropa ko ay tatanggap mula sa kanya, third person. Ang sentence, Anata wa dare kara o kane o kashite moraimasu ka? Anata wa dare kara o kane o kashite moraimasu ka? Ating verb ay kashite moraimasu, tatanggap ng action na pahihiramin ng pera. Sino ang tatanggap ng action? Anata wa, ikaw. Mula nino? Yan ang tinatanong dito, dare kara. Ang literal na salin, kanino ka ba tatanggap ng action na pahihiramin ng pera? Sa madaling pagkasabi, kanino ka manghiram ng pera? Ang ehemplong ito ay third person na katropa ko ay tatanggap ng action mula sa kanya na isa ring third person. Ang sentence, Tomodachi ga otousan ni kuruma o katte moratta. Tomodachi ga otousan ni kuruma o katte moratta. Katte moratta, tumanggap ng action na bumili ng kotse. Sino ang tumanggap ng action? Kaibigan ko. Tomodachi ga. Tumanggap kanino? Mula sa kanyang tatay, otosang ni o otosang kara. Ang literal na salin, ang aking kaibigan ay tumanggap ng action na binilhan siya ng kotse ng kanyang tatay. Sa madaling pagkasabi, ang kaibigan ko ay binilhan ng kotse ng kanyang tatay. Ito'y ehemplo ng sentence na tumanggap mula sa akin na hindi pwede sa Nihongo. Ang sentence, pinalinis niya sa akin ang kanyang kwarto. Bale, tumanggap siya mula sa akin ng action na nilinis ang kwarto niya. Sa Nihongo, kung pwede ito, ganito natin sasabihin. Kanojo wa o kanojo ga watashi ni o watashi kara heya o soji shite moratta. Pero hindi ito allowed sa Nihongo dahil hindi pwede gamitin ang temorau upang ipapahiwatig ang tumanggap mula sa akin. Dapat balikta rin ang sentence. Gawing nilinis ko ang kwarto niya. Binigay ko ang action sa kanya na linisin ang kwarto niya. Ito yung pwede sa Nihongo. Kaya sa Nihongo, watashi wa oga kanojo ni heya o soji shite yatta o soji shite ageta. Ngayon, grammatical na ang sentence. Pag-isipan ang sentence na ito. Ginawan mo ko ng cake. Sa Nihongo, dalawa ang posibilidad na magpapahiwatig ng ideya na ito. Ang una ay gagamit tayo ng tekureru, binigay mo sa akin ang action na gawan mo ko ng cake. At ang pangalawang posibilidad ay tumanggap ako ng action na gumawa ka ng cake para sa akin. Ang una, sasabihin sa Nihongo ng ganito, Anata ga keiki o tsukutte
tsukutte kureta. Anata ga keiki o tsukutte kureta. Anata ga kureta. Binigay mo ang action sa akin. Ngayon, dahil built-in na ang anata ga, pag ang verb ay kureta, pwedeng hindi na rin ito sasabihin. At ang sentence ay iiksi sa keiki o tsukutte kureta. Para sa pangalawa, pwedeng sabihin sa Nihongo ng ganito. Watashi ga anata ni keiki o tsukutte moratta. Watashi ga anata ni keiki o tsukutte moratta. Watashi ga moratta. Ako ay tumanggap. Ako ay tumanggap ng action. Ngayon, dahil default ang watashi ga, pwede natin itong ikansela. Ganun din sa anata ni, dahil built-in naman ito pag sinabi mo sa tao na temo raw. Kaya iiksi ang sentence sa keiki o tsukutte moratta. Keiki o tsukutte moratta. Ginawan mo ako ng cake. Ngayon, practice tayo. Sasabihin ko ang Nihongo at isalin mo sa Tagalog. Tetsudatte agete mo ii desu ka? Tetsudatte agete mo ii desu ka? Ang te mo ii ay nagpapahayag ng permiso at atin itong tinalakay sa leksyon 37. Tetsudatte agete mo ii desu ka? Sa Tagalog, pwede ko ba silang tulungan? Ano ko ga benkyo shite kurenai? Ano ko ga benkyo shite kurenai? Shite kurenai, di niya ako bibigyan ng aksyon na mag-aral. Ano ko ga benkyo shite kurenai? Shite kurenai. Ang salin sa Tagalog, ayaw mag-aral ang batang yan. At ang nuance ay, ako'y naiinis dahil ako ang magulang o ako ang teacher at gusto kong mag-aral ang batang yan at matuto pero ayaw akong pagbigyan. Kimi ni yamete moraitai desu. Kimi ni yamete moraitai desu. Moraitai, gustong tumanggap. Ating tinalakay ang tai conjugation, gustong gawin, sa leksyon 47. Kimi ni yamete moraitai desu. Sa Tagalog, gusto kong tumanggap ng action na ikaw ay mag-resign. Sa ibang pagkasabi, gusto kong mag-resign ka. Siguro ako ang boss mo at ayoko na sa'yo, mag-resign ka na. Yamete moraitai desu. Isya-san ni mite moratta hoga ii desu. Isya-san ni mite moratta hoga ii desu. Ang ta hoga ii na conjugation ay nagpapahayag ng payo at atin itong sinuri sa leksyon 56. Isya-san ni mite moratta hoga ii desu. Sa Tagalog, mas mabuti kung magpatingin ka na sa doktor. Kaite kure. Kaite kure. Ang kure ay ang rough command ng kureru. At ating inaral ang mga rough commands o pagmamando sa leksyon 41. Kaite kure, umuwi ka na. Kimi no hanashi o kiite ageru. Kimi no hanashi o kiite ageru. Kiite ageru, ibibigay ko sa iyo ang action na makikinig. Kimi no hanashi o kiite ageru. Sa Tagalog, pakinggan ko yung kwento mo. Hisyo-san ni doa o akete moratte kudasai. Hisyo-san ni doa o akete moratte kudasai. Ang te kudasai ay conjugation ng pakiusap at atin itong tinalakay sa leksyon 39. Hisyo-san ni doa o akete moratte kudasai. Sa Tagalog, pakibuksan ng sekretarya ang pinto. Susumahin natin ang leksyong ito, ating natutunan paano gamitin ang mga verbs ng pagbigay at pagtanggap bilang auxiliary verbs na kinakabit sa te form ng ibang verbs. Sa pagbibigay ng action, meron tayong tatlo. Ang te ageru, te yaru, at te kureru. Ang te ageru ay nagpapahayag ng ibibigay kong action sa iyo o sa kanya. Pwede ring ibibigay mong action sa kanya at ibibigay niya ang action sa kanya. Ang teyaru ay pareho na mga gamit sa teageru, kaya lang sa teyaru ang nagsasalita ay may mas mataas na rango kesa kinakausap o binibigyan ng action. Ang ibig sabihin naman ng tekureru ay ibibigay mo ang action sa akin o sa katropa ko. Ikaw ay magbibigay ng action sa akin o sa katropa ko. Pwede rin ang tekureru na siya ay magbibigay sa iyo ng action. Ang pagtanggap ng action ay gagamit ng te morao. Ako o katropa ko ay tatanggap ng action mula sa iyo o mula sa kanya.
Ang temo raw ay hindi pwedeng gamitin sa mga sentences na tatanggap mula sa akin. Para sa tatanggap mula sa akin, baliktarin ang sentence para ito'y magiging ako ay magbibigay kay nanto ka nanto ka. Para ang sentence gagamit na ng te agiru o te yaru. At dito natatapos ang leksyon natin tungkol sa te agiru, te yaru, te kureru at te morau. Sa susunod na leksyon, ating tutukan ang mga honorific versions ng mga ito. Salamat sa pagpapanood. Ja, matane, otskare sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni, gambatte kudasai. Ja, mata ne!